Nagsimula kami, one lang ang tao namin. Way back 2015. Ako, tsaka yung tao lang namin na yun yung nag-work. Afterwards, nung nag-pile up na nga, after 15 days, nag-jump ka agad sa 10. Currently, we have 42 para sa Uncle Roy's alone. Sabi ko sa wife ko na pangarap ko kasi itong gawin na magkaroon ng startup business, especially burger kasi way back ng 2015, wala talagang gourmet burger shop dito sa Calamba. Sabi ng wife ko, why not pursue it? So, she supported me on that. So, parang goal namin, at first, makilala lang muna yung traditional na recipe sa madla. So, yun, nag-start kami na mga natumba ng bagyo yung mga upuan namin. Yung kariton namin, nasa kalsada lang, ni-repair lang. So, ganun talaga yung start ng, nung burger. For 3 months, wala talaga kaming kita. Actually, parang tulak pa kami. Kasi walang naniniwala dyan eh. Kasi gawa ng, nagulat yung Calamba, 70 pesos isang burger lang. So, hindi nila maintindihan bakit ganyan yung presyo mo. Isang nagpa-inspire sa akin to continue is kailangan mo lang may isang naniniwala which is your wife muna, syempre. Sabi niya, you just keep on doing it as long as you're happy. So, parang ganun lang nag-push sa akin through it. And then, one day na lang, sobrang laki ng haba na ng pila dyan sa backyard. Noong 2015, parang selected lang siya doon. Yung burger namin is classic, cheese, bacon, signature, and Hungarian. So that's our original and main menu that time. After that, of course, gusto mo siyang dagdagan like something into fries, nachos, so salads. So yun yung mga dinagdag namin along the way. Minana lang yung recipe sa mama ko, actually. There's no research, there's no special ingredient. Kamay ng pagmamahal ang tawag doon. Our main objective is just to give everybody a simple good burger. Walang ibang objective doon, just ma-satisfy lang sila na parang meron isang burger na simple lang. Startup capital is 10,000. Siyempre, nadagdagan na lang namin yun along the way. Pero doon lang talaga nag-start. Tapos, now, siguro ang gross niya would go in 1 million sa 8 stores. Currently, Uncle Roy's have 8 branches. So, addition to 8 branches is on QC Batasan and Dasmariñas Cavite branch. Currently, this month, nag-start na kami magpa-franchise. So we're already sharing the blessings that we have. Yun ang objective namin, to share the food to everyone and to share the blessings or the system that we have para maranasan nyo rin yung what we have experienced. Nagsimula kami mag-range ng kita namin siguro mga 37K a day noon eh. Tapos pinadami lang namin siya. Kumikita kami mga 300K a month sa 8 stores na 'yon. You have to move always forward. And mali yung sinasabi nilang huwag ka mag-move backward. In order to move forward, you have to realize kung anong naging mga past mali mo. So you have to move backward in order to move forward. Ako naman, focus lang. Normal lang kasi ako nag-handle ng business. Though there are challenges along the way, stay focused. Huwag lang matakot gumawa ng mistakes, no? Because yun yung mga lessons mo. Guys, we're open for franchise. Initial investment would be 170K. For more details, just follow our page, Uncle Roy's, and meron kaming mga numbers doon that you can reach out or just simply
just PM the page and we'll reach out for you. If you have an interesting or inspiring story that you want to share, email us at stories.onlygood@gmail.com. At para wala kayong ma-miss na video ng OG channel, subscribe na and hit the notification bell to get updates on our latest episodes.